Hello mga apo, mga lolo, mga lola na siyang sumusunod sa aking channel, Plants with Lolo Fred. Ang ating project ngayon ay paano mapabunga ng marami ang kalamansi. Kasi ang kalamansi ngayon ay napakamahal. At yes, very good din sa health, lalong-lalo sa mga mayroong problem sa kanilang baga o sa paghinga. At yun po, yung epekto ngayon ng COVID. So, kailangan natin ang kalamansi. Pero napakamahal. Pero kung mayroon kang isang puno, dalawa o tatlo na puno sa bakuran mo, sapat na yan na mag-supply sa family mo. Nandito ako ngayon sa tabi ng aking tanim na kalamansi. May mga bunga po siya. So ngayon, ang unang step para sa ganon ay ma-maximize at magkaroon ng maraming bunga. Una ay maglagay ka ng pataba. Of course, sa ugat nila. Ito po yung proseso, dalawang paraan yan. Una ay, itong tanim ko na ito ay ituro ko yung paraan ng pagpapataba. Una, maglagay ka dito, mga 1 foot. Yan. Mga 1 foot mula doon sa puno niya. Mga tatlo na butas. Okay. Yan. Yung ginagawa ng mga expert, paikot pa. Pero ito ay simple lang para ma-maximize. So, lagyan ko ng pataba ngayon. Itong pataba na ito ay granules. Ito po ay 14, 14, 14, yung tinatawag nila na complete. So, kumuha ko ng isang dakot. Yan. Ilagay ko dito. Okay. Of course, tabunan yon para hindi sumingaw pa. And then, kailangan mayroon ka pangalawang layer. Kung saan yung inabutan ng pinakasanga niya, halimbawa ito, doon sa tapat niya. Ito. Yan. Ang reason kung bakit ganun ang gagawin sa pangalawang layer para ma-maximize ay sapagkat yung ugat ng kalamansi na ito ay nag-spread na. At kadalasan, o kaya ay talagang ganon yung sa kalamansi, yung pinakadulo ng ugat, yun ang sumisip-sip ng nutrients. So, para ma-maximize, maglagay ka nito. Dito, sa dulo niya. So, ganon. And then, dito rin. Ngayon, mas marami ng butas. Okay. Dagdag ko pa dito. Bali, 6 o 5. Kasi hanggang sa dulo ng dahon niya. Sanga. Again, ulitin ko. Ang reason kung bakit may pangalawang layer ay dahilan sa yung dulo ng ugat ay nandoon usually sa tapat ng dulo ng mga sanga. Ganun din ang dakot niya. Doon. Tapos, Sorry. Takpan po ito. Ayan. Ang pangalawa na paraan para mamunga, of course, para ma-maximize yung pataba mo, 14, 14, 14. Complete na tinatawag nila. Ang kailangan mo ngayon dito, tubig.
Kung yung kalamansi ninyo, kalamansi plantation ay marami at mayroong kang source ng patubig, patubigan mo yon pagkatapos ka na nagpataba. Dito, sapagkat backyard lang, sa mga bahay ninyo, backyard lang, pwede na yung nakalagay sa timba. Ayan. So, okay. Ang ginawa ko dito, actually, nilagyan ko yung pinaka tambak niya para sa ganun mag-stay yung tubig. So, ganito yon. Yung pangalawang layer, ganun din, lagyan mo din. Okay. So, para matubigan, tutubigan ko din yan. So, kailangan mo ang tubig. Yon. At doon sa mga, again, may mga patubig, maski once in every 2 weeks, pwede yon. Pero kung ganito, kung sinisipag ka, maski everyday, dalawa o kaya'y isa na timba, sapat na yon pagka everyday. So una, pataba. Pangalawa, tubig. Kailangan nila. Pangatlo, mag-pruning ka. Tignan natin ito. May mga sanga na natutuyo. I-pruning mo yon. Tanggalin nyo mayon. Ang reason kung bakit dapat mag-pruning, upang sa ganon matanggal yung mga sanga na hindi na napapakinabangan. Dito. Ayan. So, makikita mo yon, mapag-aaralan mo yan. Tignan mo yung mga sanga na mga naiipit, ganon, tanggalin yon. At mayroon pang mga experts sa YouTube o sa mga nag-aalaga ng kalamansi. Panuurin mo yon. Okay, ito rin, tanggalin ko ito. Sinamatay na. Ayan. Wala nang pakinabang yung mga yan. So, yung mga naiipit ng mga sanga, tanggalin. Ito. Tanggalin ko na ito. Kasi yan. Tuyo na siya. Yun. Ito rin. Para magpanibago. So, mag-pruning. Okay. Again, ulitin ko. Mag-pruning. Yung pangatlo. Tapos, tignan po ninyo ito. Pagka mayroon ka ng mga ganito na size, maganda na mag-spray ka ng foliar. Okay. At ang ginagamit ko dito ay yung pong Crop Giant foliar fertilizer at mag-spray ka mula sa 6 o'clock hanggang 10. Para sa ganoon ay naka-ready na i-absorb ng kalamansi yung mga pataba sa foliar. At magiging makinis po ito. Tignan nyo, makikinis po ito. Yan. Tignan po ninyo itong kalamansi ko. Mayroon siyang malalaking bunga. Tapos, mayroon mga sumusunod. And then, may mga maliliit na sumusunod. Mayroon ding mga bulaklak na nag-start. Yan. Ito. At kunti-kunti pa lang ito. Ngayon, iyon po yung madali lang. Una, magpataba ka. Pangalawa, be sure na may tubig ito. Hindi na dadry. Pangatlo, mag-pruning ka. Pangapat, mag-spray ka ng foliar fertilizer para magiging makinis po ito. Ipakita ko sa inyo ngayon yung pinatabaan ko nung mga 2 to 3 weeks ago at hitik na hitik yung bulaklak niya. Punta tayo doon sa bandaron. Okay. Ito. Tignan ninyo ito. Namumulaklak po siya. Napakarami. Marami. And then, may mga dati na po siyang bunga. Marami ito.
Yan, 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 ito. Malalaki na yung bunga. May mga sumusunod na mga bunga niya. Ito, ito, malalaki. Ayan, so, next, ito. Tignan ninyo, eh, nakalundo na. Doon sa kabila, eh, ang dami pang malalaki. Ito. See? Paki-show ito, ito. Ayan. Ang dami niyang malalaking mga bunga. So, tignan ninyo, eh, tatlong sunod-sunod na bunga yan. Okay. Ang dami, marami dito. Ayan, 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 ayan. Marami, marami. Marami siyang bunga. So, ito, mayroon ding bulaklak. So, nandyan yung puno niya. Actually, dinidiligan ko. 2 to 3 weeks ago, ako nagpataba. Yan. At ito ang talagang hitik na hitik yung bulaklak po niya. Napakarami po ito. Oh. Yan, dahan-dahan, mahuli. Oops. Yan, talagang napakarami. So, ito ay wala akong patubig dito. Pero ang ginagawa ko lang, dinidiligan, isang timba, dalawang timba, isang araw, o kaya every other day, sapat na yon na mag-maintain sa mga bunga ng kalamansi ko na ito. So yun, madali lang. Kaya pwede nyong gawin po yan sa mga puno po nyo ng kalamansi. Okay. Mayroon pa akong kalamansi doon, namumulaklak din, napakarami. Pwede mo ipakita? Ito. Tignan ninyo, mas isang sulok. Ang dami. Yan. So, yung mga tanim ninyo, pwede, pwede. Mayroon pa akong hinog ng mga bunga. Pwede kong kunin yun mamaya. Okay? So, yan po yung paraan para mapabunga ng marami yung ating mga tanim na kalamansi. Salamat po! Have a nice day! Bye-bye!